Mga lalaki, anong tipo niyo sa babae? Ganda? Sexy? Maputi? Yan tayo eh. Girls, ano naman ang tipo niyo sa isang lalaki? May tsura? May sense of humor? Responsable? 5'7"? Naka-violet? Joke lang. Nakalulungkot na para bang sa hinahanap natin para sa isa't isa, hindi lamang para sa mga nagkakaligawan o nagkakagustuhan, nawawala na yata sa listahan. Kung nandun man, parang nasa hulihan na lang ang kindness o kabaitan. Father, may nagsabi, mas maganda yung gwapo at maganda. Kahit pangit ang ugali. Kasi alam mo, Father, yung ugali, mababago mo pa. Yung mukha, hindi na. Ganun ba? Kung gayon pala, eh bakit? Don't you realize this? Still, we spend more time, more energy, and even more money in trying to make ourselves, our face, our body beautiful than our character, than our attitude. Kala ko ba hindi na mababago ang itsura? Bakit pilit pa rin nating binabago, pinapaganda? Akala ko ba mababago pa yung ugali? Bakit ayaw mong pagandahin yung pangit mong ugali? Naisip ko nga, paano kung mayroong salamin na nakapagre-reveal hindi lamang ng image na nakikita niya sa atin, kundi ng ugali natin? Yun bang pagdaan mo? Magsasalita. Alam mo, antipatiko. Sinungaling ka? Nakikipag-flirt ka? Ay, gugustuhin kaya natin yung gayong salamin. Baka basagin natin. In the first place, hindi natin bibilin. O kaya baka lambungan, talukbungan natin. Because people nowadays are more interested in looking good than being good. In looking nice than being nice. No wonder ganito ang mundo na meron tayo. Ang daming plastic. Ang daming hindi mo malaman kung yun talaga ang itsura sa Facebook. Ang daming nagagamitan lang. Ang daming okay lang. Kahit di ka mabait, basta mayaman ka, basta maganda ka, basta may impluensya ka. Kaya't hindi nagtatagal ang relasyon ng pag-asama. Ang daming nagagamitan lang. Ang daming hindi masaya. Sapagkat ganyan lang ang iyong itsura, hindi ka na magiging masaya. Sapagkat yung mga gwapo at maganda lang ang may ka... Hindi dapat ganun. Kaya't ang mundo, nawawala na ng bait. Kasi hindi na ito ang pinapahalagan o hinahanap ng tao. Nakagugulat, maging sa mga pari, ganyan kayo. Alimbawa, nung magpalitan ng assignment, nung hindi pa ako napupunta dito, mga tagabahay ng San Jose, ano ang naging tanong-tanungan nyo tungkol sa akin? Sigurado ko, ang tinanong ninyo, kasi hindi nyo pa ako kilala, sino ba yung Father Fidel? Guwapo ba? Magaling bang mag-sermon? Mare, si Father Fidel, oh, palagay mo lalaki talaga. Ano ba? Wala man lang bang nagtanong, si Father Fidel mabait ba? Si Father Fidel banal ba? Mabuti ba? Kapatid, kung gusto niyo umayos ang bayan natin, ang simbahan natin, ang pamayanan natin, maging ang tahanan natin, be more particular with kindness than anything else. Hangad din mong maging mabait na asawa, anak, kapatid, magulang. At kung may nakikita na ka ng ganyan, i-affirm mo, ang bait-bait ng asawa ko, wala talaga akong masabi. Ang bait-bait ng mga magulang ko, ng kapatid ko. More than anything else, be particular with kindness. Narinig po natin sa ating gospel reading kung paano na-affirm si St. Joseph. Pinakilala siya sa kauna-unahang pagkakataon. Ang ganda ng pagkakakilala sa kanya. Pero hindi sinabing, at si Jose ang magiging o asawa ni Maria. Si Jose ay isang taong gwapo. Si Jose, isang taong matangos ng ilong. Si Jose, at least, isang taong may matinong trabaho. Carpintero. Hindi. Ang sabi, isang taong matuwid. Si Jose. Righteous man.
Anong ibig sabihin ng matuwid? Basically, mabait. Paano mo ba at kailan mo ba sinasabi ng anak mo ay mabait kapag sumusunod sa utos mo? Ganon sa pagkakaalam ko, ang ibig sabihin ng matuwid, basically, ha, sa Bible, sumusunod sa utos ng Diyos. Kaya, understandably, noong una, ayaw samahan ni Jose si Maria. Bakit? Hindi tama. Remember, hindi pa maliwanag sa kanyang lahat. So ang naisip niya talaga, nagloko si Maria. Kaya tama lang na hindi niya samahan. Bakit? Mali. Buntis eh. Hindi pa kami nagsasama na buntis. Hindi pwede. Nangalo niya siya. Hindi ko siya po pwedeng samahan kahit nahawa ko sa kanya. Yun yung tama hanggang sa explain ng anghel sa kanya ang lahat. Doon lamang nagbagong isip niya. Yung iniisip niyang tama, iniwan niya upang gawin ang mas tamang ipinapagawa ng Diyos sa kanya. Dito natin makikita ang kabaitan ni Saint Joseph. Ang taong mabait, hindi lang basta matuwid. Hindi lang basta batas. May puso, may concern, may awa, may malasakit. Kaya napaka-meaningful nung sinabi. Isang taong matuwid, si Jose. Ngunit, ayaw niyang mapahiya si Maria. Nakita niyo na, hindi pa siya nananaginip niyan. Kasi para sa isang taong matuwid, dapat parusahan si Maria. Ngunit, ayaw niyang saktan. Paparusahan si Maria. Ganon siya. More than matuwid, mabait. Ganon sana. Ganon dapat tayo. Lahat tayo inaasahan ng Panginoon na susunod sa utos niya. Lahat tayo inaasahan ng Panginoon na laging nasa tama lang, nasa katuwiran lang. Pero kung kinakailangan, yung katuwiran na yan, yung tuwid na yan natin sinusundan. Kung kinakailangan, baluktutin kahit konti lang yan. Hindi mo babaliin, babaluktutin mo lang kahit konti lang para sagipin ang taong nangangailangan. Gawin mo yan. Para pagpasensya ng taong may kasalan, gawin mo yan. Para sa for the sake of mas mabuting bagay o katotohanan o kalagayan na kanyang kalooban. No wonder ang sabi sa atin ni Saint Paul sa mga taong matuwid, 2 Timothy 2:24, sa mga lingkod ng Diyos, huwag kayong makikipag-away, sabi niya. Lagi dapat kayong mabait sa lahat, matyaga at marunong magturo. Kasi ang tendency ng mga lingkod ng Diyos, hindi lang pare ito ha, kayo rin ito. Yung naglilingkod sa Diyos, yung sumusunod sa Kanya ng lubos. Ang tendency natin kapag tayo nasa tama, aba, mataas ang ere natin. E tala sa tama kay. Kaya kung minsan nagiging napaka-stricto mo. Alam po ninyo may pinanggagalingan dito si St. Paul. Tandaan natin, dati napaka-stricto niya sa pagsunod sa batas. Nung si Saul pa siya, di ba? Pinepersecute niya ang mga Kristiyano. Bakit? Kasi hindi pa maliwanag sa kanya na ang Diyos na kanyang sinasamba at si Jesus ay isa. E sang-ayon sa utos, hindi ka po pwedeng sumamba sa iba maliban sa tunay na Diyos. Yun yung alam niya. Yun yung tama. Kaya nga yung mga Kristiyano ay pinersecute niya. So doon niya na-realize, kahit pala nasa tama ka, yung sumusunod ka sa Diyos, easy lang. Easy lang. Huwag masyadong stricto. Huwag masyadong mahigpit. Baka hindi ka na maging mabait. Kasi higit sa pagiging matuwid, dapat ikaw ay mabait. Yes, pairalin mo yung justice, but over and above justice, dapat that justice is coupled with kindness, with mercy, with love. O isipin po ninyo, yung mga nakita nating nag-viral na mga videos ng sagutan sa pagitan ng dalawang motorista, sagutan sa pagitan ng isang customer at ng isang empleyado, sagutan sa pagitan ng dalawang tao. Sinisigurado ko sa inyo sa dalawang nagsasagutan na yan, na may diskusyon na yan, yung isa tama, yung isa may tama. Kaya nagkakasagutan, kaya may argumento, di ba? Ang nangyayari dyan, kaya kung minsan, yung simpleng sagutan, humantong sa sabunutan, suntukan, sapakan, rambulan, patayan. Dahil yung nasa sa tama,
na dalalong may tama, hindi na natiling tama. Alam po ninyo, kapag may ganyan, may simpatsya ako kahit papaano dun sa nasa sa tama. Ang lagi kong isipin, eh kaya naman ganun ang naging reaksyon nito eh. Kasi kamote driver to eh. O nakita mo counterflow, talagang iinit ang ulo niya. Nandun lagi yung simpatsya ko sa una. Dun sa tama, hindi sa may tama. Pero alam po ninyo, sandali lang yung simpatsya, malulungkot din ako eh. Kasi isipin ko, ito naman, siya ang mas nakakaalam, siya ang nasa tama. Ba't nagpahawa siya sa may tama? Kasi kung hindi siya nagpahawa sa may tama, kung hindi niya ginantihan ng kasalanan, yung ginawang kasalanan, walang rambulan, walang patayan, walang sabunutan. Huntahan lang o diskusyon lang. Maaayos at maaayos yan. Eh, Father, ano yun, palalampasin ko yung mali? Hindi. Kung kinakailangan, sigawan mo, sigawan mo. Kung kinakailangan, pagpaliwanagan mo, pagpaliwanagan mo. Pero huwag kang gagawa at magsasalita ng isang bagay na mali. Manatili ka sa tama. Father, hindi ko mapigil ang sarili. Pero pigilin mo, Father, paano ko mapipigil? Siya na nga ang mali. Siya pa, mali kong mga tuwin. Eh, ano, asahan mo? Kaya nga sabi ng Panginoon, mamamatay na lang siya. Ama, patawarin mo itong mga ito. Hindi nalalaman na kanilang ginagawa. Na-experience mo na bang sermonan? Ang isang lalaki o isang babae, ano ba, gwapo ka naman? Maganda ka naman, may pinag-aralan ka naman, may asawa na siya. Bakit ayaw mo siya layuan? Ano pa? Ano sasabihin niya? Mahal ko. Tanga! Katwiran ba yan? Di ba? Eh kasi nga, mali na. Kaya kung mga tuwiran, mali nang talaga. Kaya nga sabi sa atin, sino bang mas nakakaunawa? Sino bang mas nakakaabot? Ikaw yung dapat na umaabot at umuunawa hanggang sa huli. Ikaw ang dapat maka-impluensya dun sa may tama. Para maisip niya, mali ako, kamote. Mali, mali. Sorry bro, oh, sorry. Dapat ganun. Hindi siya dapat maka-impluensya sa'yo. Yung magsisimula ka, ito tama eh, ito eh, ito eh. Tapos hanggang sa ayaw bumigay, mabubuisit ka na. Tanga ka eh. Bobo ka eh. Ayun na. Sino nang tama sa inyong dalawa? Pareho na kayo may tama. Tinamaan kayo lalintek. Nakita nyo na? Nagtatagumpay ang Diablo. Kasi walang nanalong, parehong talong. Natatandaan niyo po, kung napanood niyo, yung viral video, example, nung sa drive-thru, yung galit na galit yung lalaki, yung minumura yung crew, ay, nung napanood ko yun, ako, ay, sabi ko, ba't ganito yung customer na ito? Pero saludo ko dun sa crew. Nakita niyo na? Hindi siya nagpa-apekto. Nagpa-apekto man siya, pinipigil niya sarili niya. Hindi niya ginantihan ng masama yung ginagawa sa kanyang masama. Nakita nyo? May nangyaring gulo? Wala. So doon nakita mo, nangibabaw yung bait, nangibabaw yung totoo, nangibabaw yung tama. Kapatid, ganun sana. O isipin po ninyo, kung nag-react agad si St. Joseph, nalaman niyang bundi si Mary, hey! Sino ang tatay niyan? Wala akong pakialam. Magtatanong ka. Wala akong pakialam. Bak! Ay, naku. Eh, kahit naman mag-explain si Mary, hindi naman niya maintindihan. Sino tatay niyan? Espiritu Santo. Naku! Kung ganun ang nangyari at umalis agad siya, kung pinamalita agad niya, si Maria. Si Maria buntis. Hindi pa kami nagsasama. Babatuhin na si Maria. Patay na si Maria. So, paano na yung magandang plano ng Diyos para sa ating lahat? I-explain sana ng anghel eh. Eh, nag-react agad. So, this should lead us to think, ilang mga relasyon ng magandang na dapat at promising pa. Marami pa sanang naabot yung relasyong ito. Hanggang ngayon sana nagsasama pa.
kung pinairan lamang natin, hindi lagi ang ating pagiging matuwid, kundi ang ating pagiging mabait. Yung kahit nasa tama ka, kahit ikaw ang nagbibigay ng pera, kahit ikaw ang panganay, yung nagiging mabait ka pa rin, hindi mo pinairal yung kakitiran ng isip mo dahil nasa katuwid. Natutuwa ako kapag kumpleto kaming pamilya. Hindi ko alam na magsisimba sila. Kung alam ko magsisimba sila, baka hindi ginito ang sermon ko. Kasi nandiyan pala sila, pamilya ko. Solid kami. Lima po kami magkakapatid na lalaki. Ako ang panganay. Pero looking at each and every one of us, we are not a perfect family. Si Papa, minsan nagkamali yan kay Mama. Na mild stroke si Mama dahil sa pagkakamali ni Papa. Kita nyo na, ako pang nagchismis talaga. Walang ganong nakakaalam niyan. Si Mama, may pagka-bungangera. Si RJ, yung pangalawa kong kapatid, naku, alam ni RJ yan. Dati, halos araw-araw, gaaway kami nung bata kami. Hindi ko alam kung natatanda niya, nagkasuntukan pa kami. Hinahabol niya na ako ng tambo eh. Panganay ako ah. Si Ariel, wala dito si Ariel, sorry. Si Ariel, may mga nagawa siya dati na talagang nasaktan kami. Si Lloyd, okay lang to lang. May mga ilang pangako lang, hindi pa niya natutupad. Okay lang yun to. Si Kevin, pasaway din ko minsan, yung bunso. At syempre ako. Yung mga kapatid ko, alam ko pinag-uusapan yan minsan. At sabihin niya, may toyo ba si Father? May toyo ba? Toyo ang tawag nila sa akin. Tinotoyo daw ako. At si Mama, ilan yung instances na sabihin niya sa akin, kung pwede ko lang talirutin yung mga mata mo eh. Magpinamumulagatan mo ako. Yung bang pag nabibigla ako, nalalaki yung mata ko. Ayun, ganun ako. So, ganun kami. But we are solid. Bakit? Kasi sa mga pagkakataon na ganun, ang mas pinaiiral, hindi yung pagiging matuwid. Maligi! Panganay ako eh! Bakit ba? Ito ang nagkasala ka eh. Ang mas pinaiiral, yung pagiging mabait. Alam niyo minsan, may kinausap akong kapatid ko na talaga namang matindi yung ginawa niya. Kahit saan mo sipatin, mali eh. Bago ka kausapin, believe me, nagdasal muna ako, resaryo muna ako, chaplet muna ako. At habang kinakausap ko, ako yung naiiyak. So, and there's nothing wrong with that. Sabi nga nung isang quote, it is better to lose your pride than lose your loved one. Than keep your pride and then lose your loved one. Mga kapatid, lahat tayo may angking bait. Kaya lang kuminsan, napapangingibabawan ng galit. Sana huwag ganun. Let us be St. Joseph. Bago tayo magsalita, bago tayo maksyon, lalo't higit kapag tayo galit, hilingin muna natin ang tulong ng Panginoon. Humingi muna tayo ng malalim, magdasal muna tayo, matulog muna tayo. And we talk to the person when you are already boss at your best. Kasi po pwedeng yung galit humupa eh, pero hindi na yung mga salita at mga ginawang masakit. Kaya nga, it's easy to forgive, it's hard to forget. Sana, bago tayo magdesisyon, huwag padalos-dalos upang magabayan tayo ng Diyos. Upang ang magawa natin ay hindi bugso ng damdamin, kundi kung ano talaga ang gusto ng ipagawa at ipasabi ng Panginoon sa atin. In this Mass, we thank God. This Christmas, before anything else, bago yung mga regalong naisip mo, pasalamatan mo na ang Diyos. Sapagkat marami kang regalong natatanggap biyaya sa Kanyang natatanggap na kahit di mo hinihigay, ibinibigay niya at hindi ka doon karapat-dapat. Kasi kung titingnan lamang niya yung mga kasalanan natin, hindi na ako pari ngayon. Wala ka ng negosyo ngayon. Baka hindi ka nabuhay, hindi na tayo buhay ngayon. Baka nag-gumo na ang mundong ito. Kung ang paiiralin lamang ng Diyos ay ang kanyang pagiging matuwid. Pero hindi. Ang kanyang pinaiiral lagi ang kanyang pagiging mabait. Pasalamatan natin siya. At pasalamatan mo rin
ang mahal mo sa buhay na mabait. Yung mabait mong asawa, yung mabait mong ina, mabait mong ama, yung mabait mong kapatid, yung mabait mong magulang, yung mabait mong anak. Yung dahil sa kabaitan niya, nananatili kayong matatag kahit sa kabila ng kahinaan ng lahat. Alin ko na lang yung crew na hindi masyadong nag-react ng pangit dun sa customer na nilalait na siya, pinagsasalitaan siya ng mga salitang hindi maganda, pangit. Alin ko na lang yun eh, while saludo pa rin ako sa kanya, kahit paano may camera yon. Baka yung camera, baka lang, ang mas nagpe-prevent sa kanya ng isang pangit na reaksyon sa binibigay sa kanya ng ganung pagkakataon, may camera. Pero saludo pa rin ako sa kanya. Ang sinasabi ko, ang gusto kong ipunto sa huli ay ito, yung asawang mong mabait, yung anak mong mabait, yung kapatid mong mabait, yung magulang mong mabait, walang CCTV camera yan. Walang nakakakita kundi ang Diyos ng kabutihan yan. Pero nananatili siyang mabait para sa inyong pamilya. Appreciate it. Let him or her feel nakikita mong yung sakripisyo niya, yung bait niya para sa inyong pamilya. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na misa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Jesucristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagkat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugay, kasama natin ang Diyos. Nang magising si Jose, sinunod niya ang utos ng anghel ng Panginoon. Pinakasalan niya si Maria.